Atin po ito. Oh. Yes. Nasa Pilipinas po siya ngayon para magbukas ng fashion house dito. At mamaya po eh, sasampulan tayo ni Oliver at balita ko mismong si paring Martin pa ang magmo-model. Welcome po to Sa Bull, Oliver Tolentino. Sir, good morning. Magandang umaga sa inyo lahat. Good morning, Oliver. Salamat sa mga bago kong mga models. Awesome to all, bro! Naririnig ko lang, sabi ko, Oliver, sa mga medyo maedad na itong mamang ito. Napakabata niyo pala. Bata ko pala. Ilan taong ka na, Oliver? Yeah, secret. Nagsimula ako nung... Actually, nag-design ako 18 years ago pa. 18 years. Wow! Medyo may experience at tayo sa pag-design. 10 years old. 10 years old ka lang noon. So, 28 now. Elementary pa lang ako na nananahina ako. Ano ba yun? Yung family business ba yan? O wala lang? Talagang nung bata ka pa, mahilig ka lang mag-design ng mga suotin. Mahilig na talaga ako mag-design. Instead na nakikinig ako sa teacher ko, nag-sketch ako sa likod ng notebook ko. Yan ang ginagawa ko noon. Akala ko, family business, tapos namana mo sa magulang mo, and then nagde-design ka. Actually, my mother, she's an artist. So she's a professional photographer. So nakikita ko kung paano siya mag-take ng picture, kung paano niya kinukulayan ng black and white na picture. Doon nagsimula lahat. Do you collaborate with your mom? Say, ikaw, siya yung mag-shoot ng mga catalog mo? Or? No, because my mom passed away 10 years ago. But, you know, I'm sure na nakikita niya ngayon kung anong success ang nararanasan ko ngayon. Okay. Regarding designing, did you have any formal training? Nag-aral po ba kayo ng designing or pattern making somewhere? Nag-aral ako talaga. Nag-aral ako sa SLIMS at saka sa Fashion Institute of Designing. Pero... hilig ko talagang gumawa ng damit. Since I was 7 years old, instead na nakikipaglaro ako sa mga kalaro ko, nananahin naman ako sa tabi. Saan yung school dito sa Manila? Dito sa Manila. Nag-aral din ako sa States. States, Matanong nga pala kita, sinasabi nila, kunwari may damit ka raw na nung uso, ngayong panahon na ito, uso. After so many years, babalik na naman daw yun. Kaya kailangan itabi mo lang daw yun because babalik na naman yun. Bakit? Ba't ganun? Babalik yun, pero make sure mo yung size mo pareho pa rin. Yun ang importante, di ba? Humabalik yun, it's kung paano mo lang i-combine yung blouse mo tsaka yung dati mong pants. Pero ako kasi when I design clothes, it's timeless. Gusto ko yung hindi lang sa uso, masusuot ang damit. Oo, napapansin ko, Oliver, nakita ko yung mga designs mo kanina, medyo classic. Classic at malinis, no? Mariusz. May konting ano. Sa Amerika ito. Sino yung mga design influences mo, Oliver? Ako sa abroad, talagang favorite ko si Valentino. Kasi talagang yung mga damit na kine-create niya, talagang timeless, tumatagal, very elegant, at saka... laging nasa uso. This is the fashion show in downtown Los Angeles Fashion Week. And masusurpreso kayo dahil 70% of the clothes are made of local fabric, which is the piña, abaca, silk cocoon, and it's naturally dyed here in the Philippines. Akala ko si Sean ito eh. Hindi, dapat sinama mo yung modelo dito. Oo nga. Sino ba yan? Nakuha mo yung cellphone ba yan? Oliver, di... nagkikita kayo nila ni Monique doon sa ano, doon sa Los Angeles. Hindi pa kami nakikita, although magkakapit bahay yung aming shop, pero hindi pa kami nakikita. Nasa ano ka rin? Sa nasa Melrose Avenue ang shop ko in West Hollywood. Wow. Gaano na ka-establish yung foothold ng Pinoy designing sa Hollywood ba? Kaila sa God. You know, kasi ang maganda kasi ngayong panahon na to, ini-embrace sila ang mga Asian designers. Nandiyan sila Pak Kun, Alexander Wang. So siguro kasi yung culture lumalabas sa pagdidisenyo ng damit. So gusto ng mga foreigners or westerners na makasuot ng damit na kakaiba, na hindi nila nakikita anywhere. Pero Oliver, conscious ka ba ron sa quote-unquote yung cultural identity? Parang... meron ba silang parang may kahon ba silang perception sa design kunyari ng Pinoy? Kunyari, ito lang ang Asian design or ito lang Pinoy design. Tapos, consciously ba minimit mo yung ganung expectations? Meron kaunti. Kasi kailangan paghaluin mo ang design eh. It should be a touch of Asian and Western design. Kasi syempre, iba ang figure ng mga Westerners. So kailangan... sumakay ka rin sa fashion nila. So, pero wag mong tatanggalin siyempre ang Asian
design sa lahat ng gagawin mo. Kasi ikaw yon, dapat magpakatotoo ka, di ba? Pero I'm curious, no, Oliver. So, gumagamit ka na, what, 70 or 90% Filipino made and dyed fabrics. How are the Westerners taking to this? They were so trip surprised. Trip nila yan. Kasi lalo na ngayon, usong-uso ang eco-chic friendly fabric na kakaiba ang nakikita nila kasi iyan ang hinahanap ng mga Westerners. Eh. Bigyan mo kami ng bago. Kasi kung hindi, at iyan lang nakikita namin, bakit namin bibiliin yung damit? Diba? Oliver, parang ano ka eh, hindi ikaw yung death march but the long march from Bataan to Hollywood. No? Yeah. Paano ka naka-break sa Hollywood market? Hmm. Kasi tama ang pagpasok ko. Kasi nung time na yon, it's recession. So marami nagsasarado mga boutique. So, ako naman pumasok. Naniniwala kasi akong pag may nagsaradong isang pinto, may pintong bubukas. Oh, bintana. Pwedeng makita sa bintana, di ba? Pero paano ka? Naging sastre ka ba? Ano ba pinakaunang trabaho mo doon? Hindi, kasi I've been traveling for almost 8 years. Okay, so, marami ako nakilala mga kliyente doon. Sabi nila, Oliver, it's about time for you to open a store here or a showroom na may mapupuntahan kami at makikita namin ang gawang Pilipino. So, sabi ko, after 8 years na pagpunta dito, siguro tama nang magkaroon na ako dito para naman makilala ang Pilipino sa larangan ng pagdidisenyo ng damit. And of course, in any business in fashion, meron isang artista na pumasok at yun na yun. Parang sino yung sikat na celebrity na pumasok dun sa store mo at that's it? The rest is history. Ang madalas pumupunta sa akin is si Niecy Nash. Ginawang ko rin si Vivica Fox for a gown for a coffee table book. Ayun. Tapos sila Patty Austin, sila Lea Salonga, yung mga local artists natin word of mouth. Uh-huh. And then maraming stylist na kumukuha ng damit sa akin para isuot, para ilagay sa kanilang mga magazines. May katanungan ako, Oliver. Madalas ko naririnig ito eh, form first before function. So when you design clothes, no? Ano ba talaga ang laging nasa una na sa isip ng designer? Is it form or is it function? At kung form yon, magki-click ba yon? Or is it function ang mas nauna when you design something na para maganda itsura? O ito, hindi, para carefree siya, may mga movement siya. What comes first? A priority ng isang fashion designer? Function. Kasi kung gusto mo mabenta yung damit mo, kailangan talaga lagi, depende kasi sa kliyente, pag pret-a-porte or ready-to-wear ang gagawin mo, dapat function. Pero syempre, pag a-attend ng big party or red carpet, yan na aesthetic na yan. Kailangan, kahit na hindi ka na makahinga, maganda ka pa rin. Napansin ko nga, halos malalaglag lang. Aspili na lang nakakabit dito. Basta maganda yung forma. Oo, kasi dyan sumusunod lahat ng mga nanonood eh. Di ba? Parang, ay, gusto kong kopyahin yan. Pero hindi nila alam, hindi na pala makahinga yung sumusunod. Pero bakit may mga kagaya nun sa pag-opening ng session ng Congress, yung State of the Nation. May mga sari-sari, mga long gown kami nakita, pero may mga iba na pangit talaga tignan. Bakit nagkakaganon? Na mukha sila mga ibon na maya o mga ibon na mga pusa. O mga pusa yung itsura ng tao na sumusuot ng damit. Mga pangit. Hindi kasi yata sila nagpunta sa Oliver Toledo. Abangan niyo, break muna tayo. Susunod na ang Oliver Tolentino Fashion Show sa Pool Edition, maya-maya lang. Pero habang nagcha-change costume sila Martin at Sean, balikan muna natin si Makata. Makata, ano ba yan meron dyan? Hoy, nandito pa rin po ang inong gwapong si Makata Tawanan. Dito po sa may Katipunan, ang nakikita po ninyo sa may kabilang dako, doon po sa parte banda ng Ateneo, kung saan po kahapon nag-uwi ng kampyonato. Ayun po, bumper to bumper na po ang sasakyang nandoon na nakikita ko. At dito naman po sa panig ko, kung inyo pong masisilip mga katoto, atin pong tingnan at masdan. Ayun po, hindi po nag-e-exercise yan si Tatang. Ang ginagawa po niya, dahil nga po traffic po dito, lalong-lalo na doon sa bandang dulo, ayun pong iniiwasan dito na nagkaroon po ng pagkasira na naman. Ako po, talagang parang badges lagi ang report ko ngayon ah. Yung pong isang six-wheeler truck na mayroon pong plakang RJB377 na may karga pong bigas, ang katutak na bigas, manigas. Dahil nga po, nauwi po dito at talaga pong hindi na makausad, ito po ay galing ng Bulacan. Ito po ay pagmamayari ni Ginoong Rolly Buong Galing. Ito po si Ginoong Rolly Buong Galing, sa English po ay Rolly Full Excellent. Nagaling pa po ito ng Bulacan. Papunta po siya ng Cogio Antipolo. Sir, medyo may reklamo po yata tayo ngayon kasi po ang nangyari.